Mga Jack, order na kayo ng Budo sa Lawal. Available to sa Shopee ko. Pag nag-order kayo nito, may libre kayong stickers. Bibigyan ko kayo ng stickers ng Anliahon. Etong Budo sa Lawal, may libre din to na drawstring bag. Ito yung kasama na drawstring bag. Yan o. Ayun yung freebie pag nag-order kayo. Yan na lang yung mga natitira natin na stock. Last time wala tayong mga XL, 2XL, tsaka small. Ngayon meron na. May ilan-ilan na nabigay sa atin ng ganong sizes. Tapos may nadagdag din na ibang mga kulay. So kung ano lang yung makita nyo ngayon sa Shopee, kung ano lang yung mapili nyo dun, yun na lang yung available. Kasi sobrang bilis din maubos. Ang dami din kasi nag-o-order. O yan na lang yung natitira kong stock. Ewan ko lang kung kailan ulit ako makapag-restock. Medyo matagal din kasi. Kasi hindi naman kasi factory yung gumagawa niyan. Hindi rin ganun kabilis yung production nila. Kaya kung nagbabala kayo mag-order, maganda, orderin nyo na agad. Kasi hindi ko din masabi kung kailan ulit tayo makapag-restock. Medyo matagal ko din hinintayan yung restock na yan bago dumating sa atin. Yung mga model-model na yan, ako lang nag-invento niyan. Kasi yung mga yan, yan, mga kulay-kulay lang yan. Ito, kahoy yung pinangalan ko dito sa kulay na to kasi mukhang kulay kahoy siya. Yung mga medyo parang itim yan, shark. Tapos, and binabago ko dito yung model name kasi baka merong may ayaw nung strap na rasta. Ang ginawa ko, yung mga Cristobal, yun yung may mga strap na rasta. Puro Cristobal sa akin yun. Yung mga available na mga pagpipilian na model na andito ngayon is yung Banahaw, DRT, Cristobal, tsaka yung Kaibiyang. Yung pa lang. Pero kung mapapansin nyo dito sa tag nila, napakadaming mga model yan. Hindi pa lumalabas yung mga yan. Yung mga pangalan na yan, puro mga Ahon Destination. Karamihan dyan, wala pa, di pa nila ginagawa. Pero upcoming yan, parang dinidesign pa nila. Tapos ayun yung mga sizes, small, medium, large, tsaka XL. Meron ding 2XL na. Yan, may binigay na silang 2XL. Mas malang konti kasi daw, mas malaking tela na ginagamit sa 2XL. Eto, bagong kulay ito. Yan, so yan, yung mga ibang kulay. Eto rin, bagong kulay din yan. Pus, eto yan, bagong kulay din. Ayun na lang yung mga stock na available natin ngayon. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Budo sa Lawal, local brand yan mga kapadyak. Pinoy yung nakaisip ng brand na yan. Pinoy yung mga nagdi-design. Bali ang may-ari niyan, dating mountaineer, kaya lang hindi na daw siya nakakaakyat. Puro bike-bike na lang siya ngayon, biker na siya ngayon. Parang kung ano yung maganda sa mountaineering na klase ng short. Parang sinubukan nilang i-apply din na magamit sa cycling. Kaya yun, etong shorts na to, okay din to pang bike. Ako, ganito rin yung short na ginagamit ko na pag nagbabike eh. Kasi dito sa Budo sa Lawal, napansin ko, hindi sobrang laki nung part dito. May mga shorts kasi na sobrang bulky sa part na to, sobrang baggy din sa part na to. Ang experience ko nung dati, pag ganun yung design ng short, sumasabit siya sa saddle. Pag bababa sa bike mo, minsan sasabit sa saddle. Daan eh. Wala nang DH eh. Galing sa taas, galing doon sa pinagrarampahan natin. Ibalik, huli ka naman sa experience ko na yun, natumba ako sa bike, bababa pa lang ako sa bike. Kasi nga, sumasabit sa saddle yung part na to ng shorts. Pero eto, okay to, maganda yung pagkakahulma sa mga shorts ng Budo sa Lawal. Also, meron nga pala silang dalawang klase ng tela. Merong makapal, eto, kagaya nito. Makapal yung tela nito eh. Meron din naman na malambot, eto. Pero pareho lang na matibay. Kasi ako, naisemplang ko na yung mga short na to eh. Wala pa namang napupunod, din naman nasisira. So, magandang klase din yung tela na ginamit. Nagkakaiba lang ng material daw, saka ng mga kulay-kulay. Kasi kung ano lang daw yung tela na available na magagamit ng mga nananahe, yun yung mga nagagamit na tela. Nagkakaiba-iba lang sa design nung straps, nung pwesto nung bulsa, nung pwesto nung logo. Pero yun, quality naman yung pagkakagawa. Neto ang Budo sa Lawal, yung maganda naman yan. Yung material, locally sourced. Yung nananahe, mga Pinoy din. So nakatulong tayo sa kabuhayan. Yung mga lokal na mananahe natin, di ba? Natutulungan natin sila. So support local tayo dito sa produkto na to mga kapadyak. Dito sa Budo sa Lawal. Magandang klase naman yung mga material na ginagamit eh. Yung botones, customized din na Budo. Yan, may Budo markings. Yung mga straps, yung zipper, YKK yung ginamit. Alam naman na natin na yung YKK, magandang klase rin, di ba? Yung material nito, pag nabasa, madali naman matuyo. Tsaka hindi rin siya madaling mabasa. Like kung mabuhusan siya, matapunan siya, matalsikan siya ng tubig, hindi niya i-absorb na mag-i-stay dun yung pagkakabasa. Medyo water repellent siya. Pero syempre, hindi naman waterproof. Wala namang waterproof na ganito. Medyo water repellent lang yung material nito. Kaya swak na swak din na pang bike. Yung mga order nyo sa Shopee, ako lang din naman mga nagbabalot yan. Ito yung iba, mga nabalot ko na. Ito nga pala yung size chart. Yan, papakita ko sa inyo. Lagi ko dyan sa screen para may reference kayo, para malaman nyo kung ano yung size na swak sa inyo. Pero ano naman yan eh, parang flexible naman yan eh. Pwede kayo mag-size down, mag-size up. Huwag lang yung sobrang laki ng diferensya. Ako, swak sa akin, medium tsaka large yun. Pasok sa akin yun. Kung gusto ko medyo maiksi dito sa tuhod, nagmi-medium ako. Kung gusto ko naman medyo lalampas sa tuhod, large yung pinipili ko. Check nyo lang yung size chart, tapos magsukat-sukat kayo para
malaman nyo yung saktong size na para sa inyo. Kung saan makaka-order, lalagay ko nyo sa description yung link nung Shopee page natin. Pili na lang kayo doon kung anong model, color, size yung mapagpipilihan nyo. Basta may sizes pa, basta may available pa na stock kasi yun nga, sobrang bilis niya talagang ma-sold out. Budo sa Lawal mga kapadyak, order na kayo. Pwedeng gamitin pang bike, pwedeng pang casual, pang araw-araw. Pwede yan. Ito yung double XL, yan. Sobrang laki nito sa akin. Malaki yung ito yan, maluwag dito. Double XL na size. Order na kayo mga kapadyak, yan. Pagkakaubusan na yan kasi pinost ko itong video na to.